Yo kapatid, good evening po. Good evening sa inyo lahat. So, ito kapatid ay isang babala, no? Babala sa mga kapatid nating mekaniko. Sana mapanood ito at ma-share ninyo sa mga kapatid natin na mekaniko, so maiwasan nila yung mga pagkakamali sa pagkakabit or pag-i-install ng mga replacement na cam gear. Okay, panoorin natin kapatid para malaman ninyo kung ano yung sinasabi ko. Pero kapatid, kung magugustuhan niyo po ang aking video ay baka pwede nang pahingi ako ng isang subscribe na. Pakibanata na rin po yung notification bell para updated pa kayo sa mga ganitong tutorial natin dito sa YouTube. Salamat kapatid kung inyo pong mapagbibigyan. Okay kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo na timing gear, ng mga replacement na timing gear, no? So wala namang problema kung magkakabit kayo ng replacement na timing gear dahil yun lang ang nakayanan ng budget nyo, no? Kung meron, di bumili tayo ng original. Kung walang budget, okay na yan, kahit replacement lang, pero at least nag-iipon lang tayo ng pambili natin ng original habang ginagamit natin yung replacement. Kaysa naman sa naka-standby ang motor natin, di ba? Kakahintay natin ang budget para sa original. Okay, kapatid, kapag bumili ka ng original na timing gear, wala ka ng problema, no? As in, plug and play na lang yon kapag binili mo. So, itong cam gear, kapatid, na replacement, may possibility na magkamali ka rito kapag ikinabit mo ka agad ito na hindi mo sinusuri. Yan, sa mga kapwa natin dyan, mekaniko. Okay. So, ito kapatid yung naging problema nito. Karamihan ang naikakabit kong cam gear at saka timing gear ay hindi match kapatid yung timing mark. So, marami na rin pong dinala dito sa akin na nagpapagawa na yung timing mark na yan kapatid ay nagkakamali ang install. Okay. So, elaborate ko lang sa inyo kapatid ng maganda ha. So ito yung kanyang konya, which is tama din naman kapatid na yung timing mark na yan, yung zero, ay naka-align sa ating konya. Tama yan kapatid, no? Walang problema dyan. So itong cam gear naman natin, yung sa cam loop, no? So may timing mark din yan kapatid, ito, yung tuldok na yan. Ayan. So nakita nyo. So wala na pong ibang timing mark yan. No, wala na ibang timing mark yan. So, dito lang tayo pupukos kapatid sa ating timing mark na ito. Kung mapapansin nyo po, yung timing mark ng maliit na gear, ayan, nasa pagitan po siya ng dalawang ngipin. No? So, napansin nyo kapatid, nasa dalawang ngipin po yung kanyang guide. Okay, so pagdating naman po dito sa malaki, nasa dalawang ngipin din kapatid, no? Ayan, ang labo naman. Wait. Okay, ayan, nasa dalawang ngipin din po. Pagitan din siya ng dalawang ngipin. So wala na rin diyang ibang timing mark, no? O, ayan. Kung itatalikod naman natin kapatid, nandyan po yung tip kapatid ng ating camshaft. Ayan, ng cam loop. Okay? So dapat kasi yan yung tip ng cam loop na yung kapatid, yan yung nakatutok doon sa guide na ito. So ayan siya, no? O, ayan. Which is nasa saktuhan lang rin naman, no? Nakikita ko, nakikita nyo. Pero kapatid, ito lang yung masasabi ko dito, no? Kapag ikakabit na natin ito, ayan, ikakabit natin ha. Okay. So ikakabit natin, so dapat magpantay siya, di ba? So hindi pantay, iikot natin ng isa pang ipin pabalik. O ganun din kapatid, hindi na naman pantay, which is dapat pumantay siya. So hindi naman natin pwedeng ikabit ng paganyan, no? So kapag nangyari po sa inyo yung mga ganitong senaryo kapatid, ay huwag nyo pong susundan yung guide na ito, no? Ito kasi naka-align na ito, naka-align na ito. Ito na lang kapatid yung susundan ninyo. Titingnan nyo po dito. Ayan, yung sa pinakalagayan natin ng lock na yan, ng cam loop. Ayan, yung may biak na ito. Ayan. At kung saan siya nakapantay ng ipin. So, ito, kapatid, no? O, ayan, yung nakapantay siya ng ipin. So, yung dulo niyan, wait lang ha. Okay. So, ito yung pantay niya ng ipin, no? Ito, ayan, yung sa dulo ng daliri ko. O, ayan, may aro. Ayan. So, kung igaganyan mo siya, kapatid, ito yung ngipin na ito,
halos kapantay niya itong ngipin na ito. Yan, ito. No? So, dyan siya, kapatid, magkakaroon ng marka dapat. Which is medyo tumabingi ng konti, pero isang ngipin lang. No? So, isang ngipin lang. Oh. So, dito natin ilalagay, kapatid, yung mark doon sa zero na yan. Yan. O, dito, ibig sabihin, umatras lang siya ng isang ngipin. No? Kalahati nga lang eh. Okay, kakabit natin. Ayan na siya. Yan. So, hindi siya, kapatid, nakatiming, ano. So, marami po yung senaryo na ganito. Okay, kapatid. So, kung duda ka pa rin, ay ikakabit mo yung inyong stator at inyong magneto. So, kinabit nyo yung stator dahil, kapatid, nandyan natin makikita yung guide ng ating magneto. Kung naka-top dead center ba. So, ayan. Top dead center, yung guhit niya ay itututok natin dito sa guide ng ating stator. At make sure, kapatid, na inyong cam lobe ay nakatutok pataas, no? Yan. Okay, dahil kung hindi yan nakatutok, kapatid, at kung nakatabingi yan, eh may possibility po na talagang magka-problema yan. O, ayan yung kanyang connecting rod, nakaangat din. Ayan. So, susuriin nyo ng maigi, kapatid, yung inyong cam lobe kung hindi balanse yung pagkakaangat nito, no? Nung pinaka-cam lobe niya. So, tatagilid ko ha para makita nyo na nakaangat siya. Ayan. So, kasi ang parang oblong yan siya eh. Okay. So, kapatid, bahala na kayo kung lalagyan nyo ng marka na para yung mga sunod na magbabaklas eh hindi malito, or bahala kayo kung hindi, no? At least, kapatid, may idea kayo. Ayan. So, sa mga kapatid natin dyan ng mekaniko, eh suri-suri tayo, kapatid, no? Suriin natin muna bago natin i-install, kasi marami pong nagkakaproblema nito, no? Bakit palyado? Bakit advance? Bakit delayed? Kasi yung timing natin sa ating cam gear hindi nakasakto. Lihis po ng isang ngipin or sobra po ng isang ngipin, ganun ang nangyayari. Okay?